apat na taon nakalipas, ito na yun. Yung building na ito kapatid, yung malitang building natin, puro bakal ito. Hindi matapos tapos dahil wala tayong budget. Dinaan tayo ng ESF. Pagkatapos, dumaan sa atin yung ano, COVID. So, nawalan tayo ng ano, budget. So, ito po, kapatid, ka-farmers, sayang din na masira. So, bubong lang kulang ito po. Bubong na lang yung kulang. Sa apat na taon, dito na bubungan. So, ilang bagyo na rin dinaanan itong kamalig na to. Di pa ito nasira. Di nasira, walang bubong yan. Talagang ganyan na dati yan na hindi na bubungan. So, ngayon po, medyo nakakuha ng maliit na budget. Bubungan na po natin. Pero yung bubong natin, mga luma na po. Pinaglumaan na bubong. Yan po. Yan, mga hollow rope. So, ito po, mga kapatid ka-farmers. Ano lang yan? Ang ginagamit natin mga bakal dyan. Mga scrap lang po yan. Yan. Nabibili natin nung araw ng ano, mga 8 pesos per kilo, mga 10 pesos per kilo. Pero sa ngayon po ang bakal sobrang mahal. Maabot na siya ng ano, 20 per kilo scrap. Yan po. So matagal na po ito kapatid. So dapat matuloy na po ito. Project natin yung mga iron natin gamitin. Yung mga pinaglumaan lang po. Di na tayo kailangan bumili ng bago. So sa tagal na pong panahon, kailangan na po itong ano natin ma-restore. Mabubungan po dahil yung mga kamalig namin iba sira na po. Wala na yung mga puste. Yung mga puste po, mga kahoy lang sira na po. So ito baguhin na natin po. Babaguhin ano. Bubungan na natin, ano. At paano po pinagpala tayo noon, binigyan tayo ng konting maliit na budget para mabubungan na po ito. Para yung mga ano natin, building natin, may belt yan, yun ang tulugan ko po, maliit na tulugan. Tapos dito po, pwede rin maging tulugan itong area na to. Ano? Ito si Chief Aga, yung ano natin, expert welder, nandito po. Siya yung lagi natin in-hire, siyang gumawa nito po. Siyang gumawa nito yung apat na taon na kalipas, itong gawa niya di pa rin nabubungan hanggang ngayon lang po mabubungan sa apat na taon. Ano? Ito po yung ano po, mga kapatid, ka-farmers, ano, itong area natin, you know. Ito yung area natin po, you know. Ito yung ginawa ng bunker nung araw. Nung nag-super typhoon po, dito nagtago yung mga yung alalay ko. Dito tinasipto po. So ito, nilagyan ng hero dyan, oh. Hero, tapos tinapunan ng lupa. Sinarangan natin lang yung drum dito, yung drum na yan po, yan sa likod natin. Nilagyan ng tubig, nilagyan dito sa, yan po, yung drum na yan. So, ginawa namin po. Nilang hinarang dito parang may taguan siya, so itong pinaka safety po na taguan pag may bagyo po hindi na kailangan mag evacuate po. Pero ito po gagawa tayo ng vlog para tungkol dito po, parang maituro natin sa mga kapatid natin, ka-farmers natin, na yung buhay isipin natin pag may bagyo. Yan po, so mag vlog tayo na po, ipakita ko sa inyo sa sunod na vlog natin. Ito mag pinakadabisto po sa ano, mga lalo malapit na rin na panahon na August, June, July, mga ganun, yung bagyo na po malapit na. So gagawa tayong vlog patungkol dyan mga ka-farmers kapatid. Yan po, yun, ito puro ito bakal po kapatid, ka-farmers yan, no? So sa wakas mabubunga na rin po yung maliit nating ano, kamalig. Yan. Sayang din po ito, ito lang puro bakal po ito, pati puste niya po bakal. So dito sa pag ano kapatid, doon sa pagpa-farm natin, kailangan tayong makatipid, matipid na pulido po. So dapat makahanap din ng marunong maggawa na ano, yung hindi maisip sa oras, hindi makuwinta sa oras, para yung trabaho po pulido na mabilis, mabilis na pulido. Hindi, walang nagpapatrabaho na gusto mabagal, gusto natin mabilis na di kalidad yung trabaho. Yan po, so nakahap na yung tao na yun ang kapasidad niya na kaya na yung gawin na yung gusto natin. Kung dali mga hero natin kapatid, mga ano lang ito, mga taong ano, mga sikanhan po ito.
mga pinaglumaan po ito na bidding ko po sa school. So yun ang ikakabit natin dyan. Kahit luma na yung kapatid, mas matibay pa yan sa bago. Ang kapal niyan, 0.6 ang kapal niyan. Sobrang kapal kahit apakan mo yan. Ayan po, pag-apakan niya po. Nabibilit yung hardware, yung mga manipis, 0.4. Yan po kapatid, ito yung ano natin, project po. Tuloy natin ito, sayang yung kamala itong building nito, sayang din po yung maliit na building natin. Ito puro tubakal, so 4 na taon nakalipas po, ngayon lang mabubungan dahil nga bumagsak yung negosyo natin at sa libro wala tayong sweldo. So ngayon po may binagsitan natin para mabubungan na po ito dahil malapit na po yung tag-ulan, tambagyo. So kahit paano po safety naman tayo pag yung ganito yung building natin na puro bakal. Nakabuon po yan ang poste yan ng mga ka-farmers kapatid. Nakabuon sa isang poste, isang siminto po, isang supot na siminto. Ang buhosan po 1 to 3, class yung buhos bawat poste yan po. So matibay po yan. Saka yung poste natin ginagamit na kahit scrap lang po yan mga kapatid, ka-farmers, gid 60. Gid 60 po ang kapal niya. Black pipe po yan. Kamatibay po yan mga kapatid ka farmers. Ayan po. Maya po, bubunga na yan po. Balak sa ng pinturan. Kasabi niya, kahit walang pintura, okay na po. So, wag na lang. Maka-save test pintura, pati labor. Ayan po. Isang magandang building ito kapatid. Ang poste nung kapatid, isang building. Anahaw, puno ng anahaw. So, mahina yun sa bagyo. Ito naman isa. Yun, may bubong yun. Maganda, kaso lang yung poste niya mahina po. Pero ito, walang bubong. Mas matibay ito. Dahil puro bakal ito. So, bubongan na po. Ito kapatid yung isa ngayon. Parang, pagdating na tag-ulan, magmayo na pati. May matagawan tayo. Ito po, kahit mga signal number 2-3, kaya ito. Kaya itong tumayo pa. Yan po yun. Alam mo sa area namin ng mga ka-farmers kapatid, taon-taon may bagyo sa Camarnesor. Yan po, yung puno yan po, yun ang ginagamit kong poste doon sa isang kubo ko. Yan, ano po. Yan, no. Anahaw, tawag niya po. Yan, anahaw. Yan, no. Yan daw niya kapatid, kapatid ka-farmers. Yan, no. Yung natatawag na anahaw. Yan, kaso lang, patagal na sila, mga 5 years pa baba, bulok na rin siya. So okay na rin, hindi na rin talo. Kasi lang ito pong isang building natin yan, mas maganda yan, puro bakal, tatagal na mga yan, 15 taon o mahigit ang building natin at puro bakal yan po. Yan po, yun. So salamat naman na mapagawa na natin mga ka-farmers kapatid yan. Yan po ka-farmers, kapatid, nabubunga na natin dandahan, mamaya mga 5 o'clock.
ang oras natin ng oras natin po ay ano, mag-alauna na po. Ayan. So mga 5 o'clock may bubong na yung kama ano, bubo natin, ano. Yan na po, kapatid, ka-farmers. Ano? Ah, may bubong na tayo. Bubong na po, oh. Yan po. So, mas maganda talaga po kung may mga gamit-gamitin tayo sa ano, farm natin. Apay mo na yan. May sariteng gamit, parang katanong oras po, tao na lang kailangan natin magtrabaho. Ano? Kulang pa? Ha? Bigin mo. Sige. Ay. Yan po. So, mga yung ginagawa namin po dahil bakal yung ano natin, doon natin ginagamitan ng 6 Pro, gamit natin umbrella. So, bakal yung mga ano po, yung pinakapitan ng apako. So, mini-wielding na lang namin po, pinaka-wielding na natin, parang matibay po yung ano, yun po. Ayan po. Ayan. So, gamit natin barina. Ayan po yung gamit natin. Winwelding po yung pako. Dahil yung pako niyan po nakadesign po sa ano, kahoy. So, hindi siya pwede gamitin sa ano, bakal kung wala tayong welding. Kaya pati welding para kumapit po. So, sa tagal ng panahon po na ito din natin na-repair, hindi ito nabubungan. Ngayon lang po, 4 years ago, ngayon lang po nabubungan. Bubung na lang kulang ito, di pa matrabaho dahil yung wala tayong budget po. Ano. So, di na tayo kailang bumili ng mahal. Kung may mura na matibay, doon na tayo po. Ulanan dito. Ayan po, nabili lang natin ng ano yan, nung araw, nabili natin ng mga ano lang po. Ang year na yan, nabili natin ng mga 3 pesos ang kilo nung araw. So ngayon ang year ngayon, sobrang mahal po, mahal ang bakal ngayon. Yung bakal ngayon dito sa probinsya, 18 ang kilo. Scrap yun. Ayan po, at least may bubong na po ito. Pinag-isipan ko po kung anong ilagay ko. Pwede kong lagyan ng ano, pwede galing turugan ng tao or parang kumita muna, lagyan muna natin ng manok na ano, broiler. Lang yung 45 days ng araw, tatawag na po 45 days. Sa ngayon, 28 to 30 days na harvest na siya. So, kikita muna tayo bago natin gamitin kung ano maganda. Pwede malagyan ito kung lagyan ng manok, malagyan ng mga 400 heads pwede ito. Yan po, at sina-update ko kayo sa ano natin, farm natin. Yan po. Ito po ginawa natin, nilagyan natin clam. Dahil sa area natin po lagi may bagyo. Kasi ito po matibay po ito. Yan, o. Yan po, pinaklama natin sa tagliran. Yan. Ito po winilding po, nakawilding sa pinakawildingan po. Yan po, pinawilding natin po, matibay po. So, may pako na siya dyan, yung umbrella nail. Tapos, winilding po yan dito, naka-wielding lang yan. Dahil ito, bakal po ito eh. Ayan po. Pinawilding natin. Kasi hindi naman ito kahoy.
Yan po, nakaklampo ito. Kung may mga bagyo po, hindi sa basta-basta bubitaw. Ang bibitaw nito, hindi na dito banda. Hindi na dito banda yung bibitaw. Mga dito na yan, mga bandaw. Kung bibitaw mo siya, kasama na itong mga, ano, yan, mga angle bar. Yan po. Tinibayin natin po. Parang pagdating na may kalamidad po, ready na siya. So, ginawa itong paraan na sabi nga sa inyo mga farmers, kapatid, mabilis na matip, ano, pulido. So, may mga klampo yan. Kaya natin iklam sa singgit po na may mga malakas na bagyo, mga super typhoon, kaya hawakan yung hero po. Po, yun ang hiling clip dyan para matibay yung ano, para hihirap po kung sakaling may bagyo po, hindi na kayang tuklapin ng hangin. Yung purpose natin na may clip yung clam. Ito po, nakawilding na po yan, oh. Yan po, kalak na dyan mga farmers, kapatid, oh. Itong kay Mito, huwag mo natin putulin muna. Saka na lang, putulin natin yan. And summer ngayon. Mabawasan yung ano, lilim. Yan po, kay Mito po yan. Farmers, kapatid, oh, you know. And, so baka sakaling bumunga yan. Saka natin putulin pag nakabunga na po. Yan po, yung purpose natin na ano. Mga malakas na hangin po, dito basta-basta masama sa hangin, basta-basta tumuklap. Kaya natin mag-ano ng idea, parang matibay po yung hero, tumibay yung hero natin. Ito. Po dahil nakailang ispat yun. Ah,